yung level nung ano, nung bagsak ng una, bagsak ng mga 10%, 10-11%, nagaganyan-ganyan, to nagtuloy-tuloy yun hanggang end of the year. Hindi na nakabawi ang ano, ang TV viewing. TV. Oo. Okay. Ang conclusion ko nga sa iyo dito is, yung ibang mga tao, talagang loyal sila sa ABS-CBN, and they just decided not to watch TV. Yung iba, admittedly, merong lumipat. May lumipat sa GMA, may lumipat sa Channel 5. I have also the numbers here. No? Ilang percent yun? Yung mga lumipat? Ganito, ang nangyari kasi ganito, no? Nung pre-COVID, ang share ng GMA at ABS, depende kung sino magsaservice, you know, more or less, sabihin natin, mga 34-35%, pareho sila, more or less, no? Nandyan sila. During COVID, maalos ganun pa rin. Nung nagsara, ang ABS-CBN nag zero siya. Nung shutdown 2, zero. Ang GMA has 63% of all TV viewers. From? 60%. Of course, it's a smaller base now. Mm. As I said, bumaba ng TV viewing, di ba? But they still have 63%. Two-thirds of all TV viewers went to GMA. Two-thirds of all TV viewing is now in GMA. Okay. Yung TV5, more or less, mga 10%. 9.5% actually ang TV5. TV5. No? TV5, more or less 9.5-10%. Yung GMA News, which is GTV Now, more or less mga 4%. So between GMA at saka yung GTV nila, which was called then GMA News TV, more or less mga 67% between the two. Talaga two-thirds, more or less, ang GMA. And then all the others, meron teleradyo dyan, may kapamilya, pero maliit na lang yun. Ang kapamilya channel, as you know, nag-umpisa ang kapamilya channel, nasa mga 2.3%. Ang latest ano natin, hindi natin alam kung kasi wala pang survey dito ng let me just see kung meron akong numbers noon. Wala pa akong ano dito ng ano, yung A to Z. A to Z. At saka yung Channel 5. Wala pang bagong survey, Jing. And I'll be happy to share that with you pag nagkaroon na ng bagong survey. Of course, we are hoping. Ang tingin ko lang, ano? Nagkakaroon na ng content traction yung mga programa ng ABS dun sa alternative channels na yun. But I think pero syempre, yung cable, hindi talaga, no? Hindi mo makukuli. Kasi nagbabayad dyan, eh. Di ba? We have to pay, eh. Most of our Filipinos will not pay for watching TV. They'll just, they prefer to watch free-to-air. Pero I think you know this, na yung mga digital channels ng ABS-CBN ay umaarangkada. Talagang nagigain din ng traction. Yes. So yung mga hindi na nanood ng free TV ngayon na loyalist ng ABS-CBN, lumipat sa digital. Yung may kaya. Yung may kaya magbayad ng broadband. So ganun ang kwento natin ngayon. So nag-message ako doon sa assistant mo dyan, Jing. Yung about the frequencies, siguro offline natin pag-usapan 'yon, no? Okay. Sige. Pero anong nangyayari doon? The frequencies, tama si Kong Kaloy, the frequencies have not been awarded yet. In fact, merong gustong kumuha ng ano, pero sabi namin sa NTC, we are in close coordination with NTC, marami mga ano, interesado. Nauna, mga interesado na gustong mag-cut the line, so to speak, ibigay sa kanila. Pero sabi namin, maraming nauna dyan. At ang position ng ABS, namin sa ABB is, hintayin natin na baka magkaroon pa ng franchise ang ABS, and we'd rather na bumalik sa ABS. So we're kind of lobbying na ganun.